Pagbabasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga diyos-diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang Salita ng Diyos. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Hindi mo nanais ang mga panghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging." Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaba naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, "Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan, kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo." Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masasama't mabubuti, anupat napuno ng mga panauhin ang buluwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan?" tanong niya. "Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay isang talinghaga ulit ang itinuro sa ating Panginoon. At yung talinghaga po ay may dalawang interpretasyon. Mayroon pong local interpretation at mayroon pong interpretasyon para din sa atin. Yung local po ay ang tinutukoy po doon na mga manggagawa sa ubasan ay yung mga Hudyo. Kasi yung mga Hudyo po ay ito yung mga chosen people, pinili ng Diyos na maging kanyang kabansa, no? At ngayon, inibita ito mga chosen people, mga Hudyo, sa isang wedding, isang kasalan para sa kanyang anak. Ay kaso, inisnab po nila yung kanyang imbitasyon. At ngayon, ang inibita ngayon ay mga nasa mga makasalanan, yung mga nasa kalsada, in other words, hindi kasama sa kawan namin sa Jewish nation. At ito ay tinutukoy yung mga Hintil, tayo po yung mga pagans na nakinabang doon sa wedding feast. Alam nyo, kung inahalin tulad ni Jesus ang kaharian ng Diyos, ay isa pong kasalan, no? At sa mga Hudyo, ang kasalan po isa sa pinakamasaya na pagkakato event sa kanilang buhay na talaga, kasi ang kasal nila po ay hindi gaya sa atin na, okay, kasal sa araw na ito, halimon sila. Doon pa ang kasalan po isang linggo, no? Talagang sayawan, inuman, kantahan. Kaya sa wedding feast, masaya po ang ano. At ang kahulugan po nito, kung inayantay ng Panginoon, ito po'y kaharian ng kasayan. Kaya hindi mo imagine isang Kristiyano na nakasimahot lagi. No? I mean, it's be joyful kasi kahit anong sabi mo tungkol sa Diyos, tungkol sa iyong reliyon, kung hindi ka na masaya, ay wala po, walang kahulugan. No? Kaya sabi ni Jesus, ibinibigay ko upang yung kaligaya, kagalakan, ay magiging kumpleto. So, ang kaharian ng Diyos ay masaya. At kung titingnan natin yung mga tumanggi sa anyaya, hindi naman masama. Isa pumunta sa kanyang business, isa naman sa kanyang kalaka, isa kanyang lupa, isa sa bukid, ano ba? Pero mga kapatid, hindi nga masama pero napakahalaga po na ito pong katotohanan na ito ay hindi dapat natin gawin. Dapat sabi ni Jesus, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ibang bagay ay pupunta na sa iyo. Kasi malaking pagkakamali na kung isipin natin, masaya tayo dahil sa iyo mayaman, masaya dahil successful sa ating business, sa ating bagay. Hindi po. Later on, nawawalan yan. Kaya seek first the kingdom of God. Ang unang-unang prioridad po natin ay ang Panginoon. No? Kung hahanapin kaligayahan maliban sa Panginoon, hindi po kayo magiging maligaya. Si Plato, isang pinakamatalinong philosopher, nakita na niya po yun. Kasi galing tayo sa Spirit daw, ang fulfillment natin is to the Spirit. Yan po si Plato. Ganon din sinabi si Augustine. No? Alam niyo sinabi ni Augustine na tinikman niya lahat ang kasarapan sa mundo at sabi niya, later on, nilikha mo kay Panginoon at ang aking puso ay maligalig hanggang hindi po namamahinga sa iyo. Now to be one with God. No? Ngayon po ay tumatanda na ako. The more I realize that, hindi po sa katanyagan, sa kapangyarihan, hindi po sa pera, kundi kung kapili mo lagi ang Panginoon, ang kaharian ng Diyos. At ang pangalawa po ay makikita natin na yung pag-anyaya sa atin ng Panginoon ay isang grasya po yun, isang biyaya po yun. You know? Hindi dahil tayo karapat-dapat, dahil then di po, out of His generosity, out of grace, siya po ay tinawag tayo na ano, tawag tayo po na pumunta sa kaharian ng Diyos. Kasi kuminsan ay yung isip natin na, ay, mag-respond din ako sa Diyos kung ako'y mabait. Hindi po. Ang Panginoon po ang tingin sa atin, walang makasalanan na hindi pwede mahalin ng Diyos. Kaya tinawag niya nasa bayis, nasa mga makasalanan, yan mga nasa kalsada, at tinawag niya sa kanyang kasalan. Pero sa sumud naman, nung tinignan ni Jesus, may mga tao naman na dumalo na walang proper attirement. Ito po hindi dahil sa maganda mo dumalo, kundi kung tayo tumugon din sa Panginoon, ay dapat nasa proper disposition din tayo. Ang proper disposition dito, una-unang ang desire, yung gusto natin na makapiling ang Diyos. At ang pangalawa, dapat magtiwala tayo sa Diyos. At ang pangatlo, ay sumunod tayo sa utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, inayayahan tayo lahat
sa isang magandang bangkete at dapat ilagay natin ating sarili sa wastong disposisyon. Amen. Did you know what the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time? I know that it was some loving eyes, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own. Just another stranger. Yes. Did you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the last time? And I know that it was a lucky face, and I wish it were mine. We could only imagine what happened on that night. Both revived and rejected, on the saving cross he died. The gloomy end of the start of his glory. Loathed, reviled, and rejected.